Very important po topic natin ha. Kakaiba to, wala to sa Google. 20 bad habits na pwede makabawas sa buhay natin. Ito yung mga simpleng habit lang, kala natin okay lang, pero iba dito nakamamatay. 20 to, napakahalaga ha. Tingnan ninyo. Number one, ito. Yung mahilig mag-stretch ng leeg, di ba? Tinuturuan ko kayo mag-stretch ha, pero yung sobrang tingala, o sobrang ikot ng ulo, o minsan yung mga nagsha-shampoo sa parlor, yung hinihiga yung ulo, iniikot-ikot, delikado po. Sabi yan ng mga neurologist. Kaka-stretch-stretch, merong napupunit ang neck arteries. Pwedeng carotid artery, vertebral artery, napupunit, nai-stroke. Meron na nangyari sa Pilipinas yan. Kaka-parlor niya, minsan kaka-stretch, ayan o, na-stretch yung leg o. Kaya mag-ingat po, huwag sobrang stretch ha. Meron na stroke, pwede makamatay yan. Number two, mahilig magpapayat using laxatives. Minsan, bili lang tayo ng bili ng mga tableta, ng mga supplement, hindi natin alam ano component eh. I-check nyo, ano ba ginagawa nitong pampapayat kuno? Diba? Baka mamaya laxative yun. Ibig sabihin yung mga pampadumi. So, pang constipation, pinapadumi ka. So, pag ininom mo yung mga supplement na yon, tahi ka ng tahi, punta ka sa CR, di ba? Pag punta ka na punta sa CR, feels thin, feels empty. Pero kung laxative man siya, baka bumagsak electrolytes mo, bumaba potassium. Alam nyo naman, pag dumi ng dumi, bababa ang potassium, pwede maglokotibok ng puso, pwede mamatay. Pag dumi ng dumi, pwede ka ma-dehydrate. Pag na-dehydrate ka, aabot sa kidney damage, kidney failure. Laxative dependent, overuse, masisira din yung internal organ damage. Patitiyan mo, medyo ma-stretch siya, lagi na lang makulo ang tiyan. So, magpapayat sa normal na paraan. Huwag yung piliting idumi, ituyo. Tsaka ang problema, pag nag-laxative abuse ka, yung bawat kain mo, tapos kakain ka na lang pampadumi, aabot ng pagkakataon na hindi ka na makadumi. Gagawin ng katawan mo, pipigilin na niya. Magiging super constipated ka. Kasi pinilit mo bumilis eh. Yung katawan mo, pipilit niya ipabagal. Kaya hindi po maganda eh. Mamaya, hindi na kayo makakadumi. Dependent na kayo. Number three, maganda mag-exercise. Pero may mga tao, sobrang exercise. Kung talagang tumatakbo ka ng 6 hours, nagte-treadmill ka ng... Over-exercise, masisira ang tuhod, masisira ang paa, masisira ang hips. You know? Can you exercise too much? Pwede po. Kung yung katawan mo, 4 na araw, masakit pa sa kaka-exercise, napagod ka na, parang wala ka ng energy, baka nasusobrahan na po tayo. Ha? Huwag sobrang exercise, baka masira din yung muscle. Pag nasira yung muscle, protein yan, dadaan sa kidneys yan. Makikidney damage tayo. Doon lang tayo sa tamang exercise. Huwag din sobrang bugbog. Number four, ito gawain ng mga nanay o yung iba, di ba? Mahilig sa cotton buds, di ba? Ayaw na ayaw ng ENT ang cotton buds. Sabi ng mga ENT specialist, cotton buds are the root of all evil. O, lahat ng karamihan ng pasyente nila sa cotton buds. Kasi nga, hindi mo namamalayan, masarap mag-cotton buds, binutas yung sariling eardrum, ayan o. Cotton buds, hindi mo naman kailangan ubusin lahat yun. Mga 2/3 lang, mabubutas mo na eardrum mo. Ayan, butas na siya o. Pag nabutas yung eardrum, ito binutas 2 beses. Pag nabutas mo eardrum mo, may chance ha, hindi na siya maghihilom. Pag hindi siya naghilom, ano mangyari? Lagi nang may luga, madalas ka na magkaka-infection. Yan ang problema. Kaya sa mga nanay, huwag tusukin na tusukin yung tenga ng anak ninyo. Huwag na rin maglagay ng mga posporo, ano ba, toothpick, lahat po. Ha? Kung may luga, pa-check tayo sa ENT, siya na magtatanggal. Pwede kayong magpunas dito lang sa labas ng tenga. Next, kulang sa tulog. Okay? Laging puyat. Anong problema sa laging puyat? Lack of sleep, kala nyo simple lang, masama po. Mas mataas ang chance ng heart disease, heart failure, high blood tataas, diabetes tataas dahil sa kulang sa tulog. Libre lang matulog eh, ha? Huwag masyado magpaka-stress, at least 7 to 8 hours ang tulog.
sobrang araw, di ba? May mga kabataan gusto lagi nagbi-beach. Ang sobrang araw, sabi yan ng mga derma galit sa araw eh. Gusto nila siguro afternoon sun, kahit morning sun, ayaw na nga nila. Ayaw nila ang araw kasi nagkakakulubot. So yung skin injury from exposure sa matinding araw lalabas after 20-25 years. Pero ang pinaka-danger sa maraming araw ay skin cancer. Katulad nito po. Oh. Lahat po to skin cancer. Nag-uumpisa ganito lang, palaki ng palaki. This is melanoma. Pag melanoma, nakamamatay. Very aggressive skin cancer from sun exposure. Kaya dapat mag-sunblock kayo. Sobrang lakas kumain. Ayan, simpleng bad habits, di ba? Dami nagkakasakit ngayon sa sobrang kain sa labas, di ba? So, pag sobrang dami kinakain mo, pwedeng magkaroon ng heart disease, pwede obesity, pwedeng pancreatitis. Ayan po, oh. Overeating. Busog na siya, kumakain pa rin. Number eight. Spicy food challenge. Uso po ito ngayon, di ba? Mahilig tayo sa spicy foods. Pero yung mga spicy food challenge, meron na po nangyari nito, ah. Napunit ang esophagus. Meron sila kaya nakain na parang sili. May ilang mga high school students na hirapan huminga, nadala sa ospital dahil sa spicy food challenge. Pag hindi kayo sanay sa spicy, baka sumakit ang tiyan nyo, mabutas pa ang tiyan. Tsaka ang sobrang spicy foods, hindi po maganda sa almoranas, hindi maganda sa prostate problem, anal fissure, yung mga hindi sanay. Kaya nga may warning eh. Ayan o, may warning yung mga sa spicy foods eh. May allergy kayo sa sili, capsaicin. Kung kayo ay buntis, bawal yung sobrang spicy, may medical problems, ayan o. Pwedeng mahirapan huminga, pwedeng magsuka. At pag nahawakan mo yung sili, huwag kahahawak-hawak sa mata kasi mahapdi siya, parang nakakasunog siya. Parang nasusunog yung balat at lalamunan. Simpleng bad posture. Ayan po, oh. Marami sa kababayan natin, bad posture. Laging kuba sa cellphone o sa habit lang. Pag laging kuba, naiipit ang lungs. Bad posture, bad lungs. Ibig sabihin, mas hindi nakaka-expand yung baga natin. Paano kung nagka-pulmonya, nagka-COVID, may plema, naninigarilyo, tapos hindi pa nag-expand yung lungs kasi nga naipit na nung posture natin, nakuba. Eh. Kita mo, pag kumuba, oh, lumiit yung baga niya. Tsaka kung bad posture, hindi lang baga ang nasisira, dami, leeg, oxygen sa brain, pati likod, pati puwet, humihina, pati varicose veins, deep venous thrombosis, puso, lahat, lahat na may diferensya eh, dahil lang sa poor posture. Number 10, siyempre smoking and alcohol. Alam niyo naman yung alak, di ba? Ang daming dangers, eh, no? Brain damage, liver damage, hindi ko naman kailangan sabihin pa lahat, eh. Pancreatitis, birth defect, okay? Sigarilyo, 90% ng lung cancer, ang dahilan ay paninigarilyo. Yun ang cause. Sa 10 may lung cancer, 9 out of 10, smoking ang problema. Pag naninigarilyo, mababawasan ng 5 to 10 years yung lifespan natin. Sayang po. Paano kung aabutin kayo sana ng 80 years old tapos naging 70 na lang dahil sa paninigarilyo? Number 11. Ito, simpleng bad habit lang. Oh. Mahilig mag-cross ng legs. Diba? Lalo na yung mga babae. Wala namang problema, tingin natin. Pero tingnan yung spine niya. Oh. Tumabingi. Oh. So, laging nakakross yung legs, sumasakit yung likod, nagtutwist yung spine. Laging nakakross yung legs natin, pati yung varicose veins, naiipit. At, pag nagpapa-blood pressure, hindi pwede nakakross ang legs. Dapat naka-flat lang, di ba? Pag nakakross ang legs, tataas konti ang blood pressure. So, kung may high blood na kayo, nagkakross. Naiipit kasi, so a little high yung blood pressure mo. Number 12, huwag din uupo sa matigas na silya, lalo na matagal. Ayan, oh. O kung makapal yung wallet mo, huwag mo uupuan yung wallet mo. Kasi kung makapal yan at matigas yung silya mo, maiipit ang sciatic nerve. Ito po. Ano bang sciatic nerve? Di ba minsan matagal tayo nakaupo? Like ngayon, nakaupo tayo. Mamamanhid ang paa, di ba? Manhid ang binti, ang hita, wala nang pakiramdam. O, hindi po maganda, pati sa varicose veins natin, lalong
lalala. So, mas maganda yung cilia natin may konting kutsyon. Ayaw natin yung sobrang lambot na nakaslouch ka, pero ayaw mo rin yung sobrang tigas. Ha? Yan po. Oh. Nakita nyo, lalo na sa mga kalalakihan, about 50 years old, oh, pag matigas ang cilia natin, nahihirapan yung sa, magkakaroon tayo ng pelvic pain. Eh. Dito sa tumbong, laging masakit. At nahihirapan yung prostate. May pag-aaral na pag sumisikip yung mga muscles natin dyan sa may pelvis area, mas lumalala yung prostate. Hindi makaihi, masakit umihi, prostatitis, inflammation ng prostate. Eh, no? Yung mga nagbabike, ingat din yung mga nagbabike, laging naiipit, ha? Laging napipisa. Dapat may kutsyon, di ba? Alam ko may cushion yung mga shorts ninyo, eh, pero minsan kulang pa. Number 13, mahilig dito sa mga masisikip na maong, lalo na yung mga babae. Oh. Sobrang sikip, bakat na bakat. Ang problema, kung sobrang sikip tapos nag-squat pa sila, ito, nangyari po to, ah. May isang mga model siya ata. Eh, oh. Nag-squat siya, oh. Meron siyang kinukuha. After 1 hour, naipit yung mga tibial nerve niya dito, oh, sa binti. Tibia fibula nerves, naipit yung artery, nawalan ng blood supply yung paa. Namanhid, ni makalakad, dinala sa emergency room dahil sa sikip ng maong. Naipit masyado, hindi pa maganda. Okay? Next, ito, number 14. Oh, ako, ayoko nang masisikip na necktie. Gusto ko talaga one size bigger. Actually, 15 ako, pero binibili ko mga 16 yung sa collar ko. Eh. Kasi, pag saktong-sakto yan, ganito, pag iniikot mo yung ulo mo, maipit yung carotid artery. Pag naipit yung carotid artery, magkocollapse ka, para kang sinasakal. Papano na kung dati ka nang may carotid problem? Sumisikip po to pag tumatanda tayo. Eh. Cholesterol, high blood, diabetes, pag tumatanda, ino-ultrasound natin yung carotid artery. Sasabihin nung sonologist, ay, may 50% bara na yung leeg mo dito, ingat na. Konting cholesterol at sigarilyo pa yan, magbabara yan, may stroke ka na. Ay, paano kung masikip pa itong necktie o yung barong Tagalog? Kaya pa nagbarong ako, naka-open na lang ako. O maluwag na maluwag. Tingnan niyo si President Ramos dati, lahat siya open. Kahit si President Duterte, kita mo, lahat open. Bakit? Siyempre, may edad na sila eh. Meron ng mga carotid problem. So, wag nang ipitin kasi mamaya mag-collapse sila habang nagsasalita, ha? So, ingat po dito. Huwag sakalin yung sarili. Number 15, ito, sariling kasalanan. Inipit ang kamay. Diba? Inuunan ng kamay. Pwede mamanhid. Maipit yung median nerve or ulnar nerve. Kung maipit mo lang naman ng 30 minutes, 1 hour, wala namang kaso. Manhid-manhid lang. Pero may pagkakataon, lalo na sa mga lasing o tulog na tulog. Pag naipit mo yan ng mga 6 hours, sabi ng kaibigan natin, Dr. Epi Colliantes, neurologist, pag naipit mo ng 5 to 6 hours, pwedeng hindi mag-recover. Pwedeng magka-weakness ka na, hihina na yung kamay mo. Ha? So, wag na ipitin, ha? Mag-una na lang. Ito, very common ngayon. Yung mga kabataan, lahat may neck pain, di ba? Kaka-cellphone, di ba? Yan, o. Ito, ito mali, ito tama. O, tayo, puro mali ang ginagawa natin kasi nakatungo. Dahil nakatungo tayo masyado, nai-strain yung dito sa likod. Ha? So, masakit ang nabibigatan. So, kailangan gagawin natin, two fingers, chin tuck. Ayan. Tapos, shoulder shrug. Okay? Tapos, taas lang yung kamay. O, ako, nilalagay ko yung cellphone ko sa isang lugar. Huwag na masyadong matagal na nakatingin. Okay? Yung tamang procedure. Number 17, may tinatawag na danger triangle. Alam to ng mga dermatologist, neurologist. Kasi yung blood supply dito, ang venous drainage nito, connected sa utak. So kung meron kang pigsa, tigyawat dito, wag mong titirisin. Kasi pag nag-infect, pwede pumunta sa utak. Mga buhok sa ilong, wag hihilahin. Kasi pag nagnana yan, pwede dumiretso sa utak. Brain infection, delikado. Ha? Yan ang danger triangle of the face. Kaya, ito pa pinaka-oily na lugar. Kaya ang daming pimples dyan. Kaya ingat po tayo. Yung mga mahilig lumuhod sa simbahan o lumuluhod sa trabaho nila, construction worker,
roofer, ano pa, cleaner, lahat yan. Mga pari, mabilis ma-damage ang tuhod natin. Ang tuhod natin very complex, ang daming mga muscles dyan, talagang very important. Pag na-injure ang tuhod natin, baka habang buhay na hindi gagaling. Napakahirap. Pag mahina ang tuhod, hindi ka na makalakad, hindi ka maka-exercise, tataba ka na. Pag tumaba tayo, marami ng sakit. So, ingat talaga sa tuhod. Mag-rubber shoes na maganda, ingat din sa lunge, itong exercise. Medyo mahirap to unless athletic ka kasi isang tuhod lang ang nagdadala ng bigat. So, pag bumigay yan, delikado po. May kilala ako, nag-lunge siya, napunit ang tuhod na operahan. Okay? Lalo na yung luluhod sa simbahan, dapat po may kutsyon. Number 9, yung matagal nakaupo. May pag-aaral po, pag 8 hours nakaupo, mas mabilis mamatay. Opo, tunay yon. More heart disease, more cancer, kasi nakaupo eh. Lahat na eh, tataba, diabetes, magbabara dito sa ugat natin, sa paa. So, pag umupo tayo ng 30 minutes, 1 hour, tayo-tayo, lakad-lakad. Paano yung mga bata sa school? Ay, bata pa naman sila, hindi pa naman mag-heart attack yun. Pero syempre, after class, tumatakbo-takbo naman yung mga bata. So, medyo may kutsyon sa upuan, tapos galaw-galaw ng paa. Every hour, lakad-lakad. Okay? Laging nakaupo, masama, yan o. Masama sa puso. Increases death, increases diabetes, heart disease, and cancer. Last, bawal umire. Number 20. Pag dudumi tayo, huwag nyo talagang i-ire na parang kasi pag sinobra nyo ire, pwede ma-heart attack. Ang sobrang pag-ire, during the time na umiire ka na 10 seconds, nagkukulang ng blood supply ang puso mo. Ulitin ko, habang matigas ang dumi, yung talagang iring-iri ka na 10, siguro hanggang 5-10 seconds lang. Kasi during that time, mababawasan ng blood supply ang puso mo. Kung dati nang may barado kang 70%, 80% yung ugat mo, umiiri ka pa, mawawala ng blood supply, tagal-tagalan mo pa, atake sa puso. Ang pinakamaraming namamatay sa bahay. Sa bahay, anong lugar, anong kwarto doon namamatay ang tao? Sa banyo. Pag nasa bahay namatay, usually sa banyo yan. Yung mga artista, yung mga sikat doon, nasa banyo na, hindi na lang gumising. Nakita na lang, nakahilata sa banyo. Bakit? Dumudumi. Kasi pag dumudumi, nandun talaga yung strain eh. Heart attack and stroke. Okay? So, ingat sa straining. Dapat malambot ang dumi. Papaya, pakwan, peras, grapes, prune juice, exercise, inom ng maraming tubig. Kasi pag matigas ang dumi, delikado. Okay? Lalo na kung mainit. Basta CR nyo. And dahan-dahan din sa pag-ubo. Okay? Straining sa cough. Ako nga, pag umuubo ako, minsan nahahatching ako, iniingatan ko. Kasi sobrang ubo, sobrang hatching, lung injury, lulus-lus. Diba? Sa lakas ng pressure, ingat po ha. Baka may pumutok dyan. So, pag uubo nga ako, nakatukod pa ako. Ang turo niya, half-puff coughing, isang hindi maganda, isang malakas na ayaw nila yan. Ang gusto ng pulmonologist, tatlong dahan-dahan. Hinga malalim. Okay? Patigasin ang tiyan bago tatlong ubo. Ganun. Itatlo mo. Ako nga, nakatukod pa ako sa singit para hindi bumigay yung mga muscles natin. Eh. Siyempre, yung pag tumatanda, prone, magkaroon ng lus-lus dyan sa may singit. So, tapos nakatukod pa ako para hindi tumaas yung pressure sa tiyan. Sana po nakatulong tong 20 tips. Simpleng-simple, di ba? 20 tips, pero marami dito ay delikado. Sana po hindi tayo magkamali na magkaroon nitong mga komplikasyon dahil sa simpleng gawain na hindi natin alam, masama pala. God bless po.